Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon, sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito
ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko ako'y naririto, nasa kautosan ang mga turo ni mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman
at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumago na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit na bayan upang makapangaral ako roon itong dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy ang ating panalangin para sa isa't isa, sa diwa ng ating kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ng 9 ng Enero, patuloy tayong tumatanggap ng mga petisyon, ng mga kahilingan, ng mga intensyon na galing sa pinakakalooban ng mga deboto at ang kanilang kalagayan. Ang ating sitwasyon ay sitwasyon na tayo'y wala nang makakapitan, wala nang mapupuntahan, wala na tayong opsyon kung hindi sa Kanya. Siya lamang ang tanging makakatulong sa kinalalagyan ng debotong nangangailangan. Sa ating unang pagbasa na sa karaniwang panahon na po tayo, nasa unang aklat tayo ni Samuel. Si Samuel ay konsagrado sa Panginoon. Siya ang sagot sa panalangin nila ng kanyang mga magulang na matagal nang walang anak. Ang pangalan niya ay Samuel. At natutulog si Samuel at may narinig siyang may tumatawag sa kanya. Pumunta siya kay Eli na lingkod ng Panginoon. Tinawag po ba ninyo ako? Hindi kita tinawag. Pangalawang beses. Tinawag po ba ninyo ako? Hindi kita tinatawag, sabi ni Eli. Pangatlong beses. Nandito po ako. Sinasagot ko po ang inyong tawag. Nalaman ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag sa kanya. Sapagkat si Samuel, hindi pa niya kilala ang mga pamamaraan ng Panginoon. Sa susunod na may marinig ang tawag, na tawag, ang sabihin mo, "Narito po ang inyong abang lingkod, Panginoon. Nakikinig po ako sa inyo. Narito po ang inyong abang lingkod, Panginoon. Nakikinig po ako sa inyo." Itong tugon ni Samuel ay sana naman tugon din natin. Kinikilala natin ang ating mga kahinaan. Kinikilala natin na tayo makasalanan. Hindi po tayo perpekto. Ngunit sisikapin po natin na mangumpisal. Sisikapin natin po na maging mas mabuting bihikulo, instrumento, kasangkapan ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, matuto tayo kay Jesus na ibinigay niya ang sarili niya para sa apostolado. Hindi lamang sa individual, sapagkat may mga partikular na tao na malapit sa kanya, kay Jesus,
pinagaling niya. Kahit na yung mga hindi niya kilala, yung mga pangmaramihan na doon lang niya, mga doon lang niya nakita at nagpepresenta na kung maaaring pagalingin sila, pinagaling ni Jesus. Bukod sa pagpapagaling, kung may panahon sa gabi, siya'y nagdadasal at siya'y nagtuturo. Tinuturo niya na narito na ang kaharian. Ang mga may kapansanan, mawawala yan. Ang mga may masasamang espiritu, palalayasin yan. Sabi ni Pedro sa kanya, pumili na siya ng mga alagad. Ang magkapatid na Simon Pedro at si Andres. Sinabi ni Pedro sa kanya, hinahanap ka ng mga tao. Sabi ni Jesus, hindi lamang sa bahing ito, kailangan para sa ebanghelisasyon, pumunta, dumako pa tayo sa susunod na mga bayan. At nagturo doon si Jesus sa iba't ibang mga sinagoga. Unang pagbasa, ang aral, maging bukas tayo at makinig sa Panginoon. Sa Ebanghelyo, tularan natin si Jesus. Ibigay ang sarili. Hindi sarili ang unang iniisip, kung hindi para sa pangangailangan, para ikalat ang Ebanghelyo. Tayo'y marupok, tayo'y mahina, hindi tayo ganap. Sinisikap lang natin ang makakayanan natin, pero kung ano meron tayo, ibibigay natin sa abot ng ating makakaya habang malusog pa tayo. Sige po, maging muli sa diwa ng ating ang mga kahilingan, ang mga petisyon, ang mga intensyon ng ating mga deboto, muli ipagdasal natin ang isa't isa upang ang pinagdaraanan natin sa bumangon tayo at makaangat, itampok ng Panginoon sa kanyang plano para sa atin. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat na may dalang hinagtis at paghihirap. Tugon po natin, Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaita ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan, manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas sa mga pagsubok, manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Iligtas at pangalagaan mo kami. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawin ito, minamahal.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahay na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito na mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugit naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Monsignor Norberto Habos. Ipagdasal din natin ang mga lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque,
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sinang lumang ng ligaw.
San Jose, anghel na masasaya, apostol na Jose. Oo, Senyor, purihin ka rin na sa trono. Kanyang alay sa paninig, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin. Kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkalo mong ikay aming paglingkuran sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilulwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa lahat ng mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa lahat ng mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan, at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito, na huwag maalala nila mga pangako ng sa binyag na ikalang ibing at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Let's go.